This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Sabi nila may mga taong darating daw sa buhay natin, hindi para magstay, kung hindi para mabigyan lang tayo ng aral. Mga aral na madadala natin sa hinaharap, at magagamit para mas maging matatag pa tayo sa mga pagsubok na pwede nating harapin sa buhay. Pero kahit na hindi man manatili sa tabi natin ang mga tao na yon habang buhay, ay mag-iiwan naman sila ng bakas at marka sa mga puso't isip natin. Noong una ay hirap akong intindihin kung ano ang ibig sabihin noon, pero nang maranasan ko na ay saka parang naging maliwanag sa akin ang lahat. Walang permanente sa mundo, iyan ang isa sa mga masasakit na katotohanan. Pero kahit na alam naman natin na madalas talaga sa buhay natin ay laging may nawawala, iba pa rin ang sakit kapag naranasan na mismo natin. Paano nga ba nagsimula ang kwento ko? Simulan natin sa umpisa. Ako nga pala si Anthony De Vera, Anton o Ton ang tawag sa akin ng mga kaibigan, pamilya at mga taong nakakakilala sa akin. 21 taong gulang ako nang mangyari ang kwentong ito, at nasa third year college sa kursong nursing. Lumaki ako sa isang maliit na isla sa Pangasinan kung saan hindi gaanong marami ang naninirahan, at ang pangunahing kabuhayan ng mga tao ay ang pangingisda. Ang mga nahuhuli ay binibente sa palengke, at ang iba naman ay ginagawang tanghalian o hapunan. Sa ganitong hanap buhay ako napatapos ng high school ng mga magulang ko, Antonio ang pangalan ni tatay at Minerva naman ang pangalan ni nanay. Hindi ako matalino, pero masipag akong mag-aral dahil marami akong pangarap sa buhay. Kaya naman pagkatapos ko sa high school ay naglakas loob ako na mag-entrance exam sa mga kilalang paaralan sa Maynila, at nag-apply ng scholarship. Sa awa ng Diyos ay nabigyan naman ako ng full ride scholarship. Nang nasa Maynila na ay agad akong humanap ng part-time job para matustusan ang sarili ko sa pag-aaral. Ganun pa man ay lagi pa rin akong umuuwi sa amin sa Pangasinan sa tuwing may pagkakataon. Nag-aaral pa lang ako pero sobrang proud na sa akin ang mga magulang ko. Hindi naman sa nagyayabang, pero dahil nga medyo malayo sa mismong bayan ang islang tinitirhan namin at masasabi na parang medyo malayo sa sibilisasyon noong mga panahong nangyari ang kwentong ito, ay bihira sa mga kasing edad ko ang nakakatungtong sa kolehiyo. Madalas, lalo na kapag lalaki, ay nagpapas siya ng mang isda na agad para kumita at makatulong sa kanya-kanyang mga pamilya. Patapos na ang second sem sa third year college noon nang bumagsak ako sa dalawang major subject, kaya naman agad na binaawi ang scholarship ko. Sobrang nakakalungkot ang nangyari, pero inisip ko na lang na pagsubok yun sa akin. Dahil doon ay napilitan ako na huminto na muna pansamantala dahil nga masyadong malaki ang kailangang bayaran. Sa totoo lang ay sinubukan kong ituloy at kumuha ako ng 3 part-time jobs, pero hindi ko kinaya. Alam ko naman na hindi rin kaya ng mga magulang ko ang malaking gastos, kaya naman nagpasya nga akong huminto ng isang taon at umuwi na muna sa Pangasinan. Hindi man maganda ang kinalabasan ng pag-aaral ko sa Maynila, ay proud pa rin sa akin ang mga magulang ko dahil nga nakayanin kong umabot hanggang sa 3 taon sa kolehiyo na sinusuportahan ko ang sarili ko. At habang nasa Pangasinan ako ay nagpasya ako namang isda rin muna para nga makaipon, muling makabalik sa pag-aaral at makapagtapos. Halos lahat ng padre de pamilya sa isla namin, madaling araw pa lang ay nangingisda na. Hindi naman nakakaapekto ito sa hanap buhay ng bawat isa dahil malawak naman ang dagat. May ilan nga na kahit tanghaling tapat ay nangingisda pa rin, kaya hindi nakakapagtaka na halos lahat ng tao sa isla ay sunog ang mga balat at amoy isda. Bata pa lang ako ay alam kong iba na ako sa mga kasing edad ko na lalaki. Hindi ako niminsan na-attract sa mga babae, bagkus ay mas kinikilig ako kapag nakakakita ako ng gwapong lalaki na may matipunong pangangatawan. At mula noong bata pa ako, may isang mangingisda sa isla namin na iba na talaga ang dating sa akin. Si Mang Kanor. Kaibigan ni tatay si Mang Kanor.
Sunog na sunog sa araw ang kulay ng balat, pero sobrang ganda naman ang hulma ng katawan kahit pa nasa mahigit 40 na ang edad niya ng mga panahong yon. May asawa si Mang Kanor, si Aling Porhing, pero wala silang anak. May usap-usapan sa isla na baog daw si Mang Kanor, meron din namang nagsasabi na si Aling Porhing ang may problema. Ganun pa man ay wala namang naglalakas ng loob na magtanong sa kanila kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang labis na nakakagulat ay ang pag-uwi ko sa Pangasinan, nalaman ko kasi na isang buwan bago ako umuwi ay pumanaw na si Aling Porhing. Masayahing tao si Mang Kanor, kahit pasalat sa buhay ay hindi nawawala sa lobby niya ang ngiti kahit pa sino ang nakakaharap niya. Pero napansin ko mula nang makabalik ako sa amin na parang bihira na kong ngumiti siya, at may mga pagkakataon pa na nakikita ko siyang tulala. Hindi rin gaya dati na madaling araw pa lang ay kasama na siya ng ibang mga mangingisda na nag-aayos ng bangka at lambat, may mga pagkakataon na hindi na siya pumapalaot. Nang tinanong ko si tatay tungkol dito, sinabi niya na malamang ay dahil sa pagkawala nga ng asawa nito na siyang nag-iisang pamilya lang niya. Dati rin ay walang bisyo si Mang Kanor, pero mula nang makabalik ako ay madalas kong makita ko siyang manigarilyo at uminom ng gin o kung hindi kaya ay lambanog. Sa totoo lang ay nakakaawa siyang tignan, dahil kung iisipin ay mag-isa na lang siya sa buhay. At mukhang pareho kami ng iniisip ng mga magulang ko dahil nga kaibigan nila ang biyudong mangingisda, kaya naman sa tuwing maghahanda ng tanghalian o hapunan si nanay ay lagi nila akong inuutusan na dalhan ng pagkain si Mang Kanor. Hindi magkakadikit ang mga bahay sa isla, may mga bakanteng lote sa gilid ng bawat bahay na madalas ay tinataniman ng mga prutas o gulay. Pero siguro ay dalawang bakanteng lote lang ang pagitan ng bahay namin sa bahay ni Mang Kanor, ang kaliwang bahagi ay mga pananim namin, at ang kanang bahagi naman ay sa kanila ng asawa niyang na mayapa na. Isang gabi ay inutusan ako ni tatay na dalhan ng ulam si Mang Kanor. At dahil nga medyo malayo sa kabihasnan ng isla na tinitirhan namin, madilim dito tuwing gabi. Tanging ang mga lampara sa bawat kabahayan ang nagbibigay ng liwanag. Sa labas naman ay ang maliwanag na sikat ng buwan at mga bituin, maliban na lang kapag makulimlim ang panahon ay sobrang dilim talaga sa labas. Pagkadating sa labas ng bahay ni Mang Kanor ay agad kong nakita mula sa nakabukas na bintanang kahoy ang nakasinding lampara sa loob ng bahay. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumasok na sa bakuran niya, dahil nga hindi naman na siya iba sa amin at alam kong ganun din kami sa kanila. Pero syempre, pagkadating ko sa harap ng pinto ng bahay niya ay kumatok pa rin ako. Mang Kanor, may dala po akong ulam. Ang sabi ko pa. Sinabawang gulay ang niluto ni nanay, tapos ay may kapares iyon na inihaw na isda. Nabanggit kasi ni tatay na hindi na naman pumalaot si Mang Kanor kanina upang mangisda, kaya nga nagpa siya sila na bigyan nila ulit ito ng ulam. Ilang saglit pa ay nagbukas na ang pinto ng bahay ni Mang Kanor, saglit akong natigilan at medyo nagulat nang makita na bukod sa maong niyang shorts ay wala na siyang suot na kahit na ano. Hindi ito ang unang beses na nakita ko siyang hubad-baro, pero iba pa rin talaga ang epekto nito sa akin. Salamat Ton, at pasensya na kung lagi akong nakakaabala sa inyo, sabi ni Mang Kanor nang tinanggap na ang inaabot kong ulam. Wala po yun Mang Kanor, hindi naman na po kayo iba sa amin, sagot ko naman. Ano po ang ginagawa nyo? Tanong ko pa. Normally, kapag naibigay ko na ang ulam sa kanya ay nagpapalim na ako at umaalis. Kaya hindi ko maintindihan ng mga sandaling iyon kung bakit may parte sa akin ang gusto pang manatili sa bahay niya. Lalo pat alam kong mag-isa na nga lang siya. Umiinom lang ng lambanog, sagot niya sa akin. Nako, baka uminom na naman po kayo na walang laman ng tiyan ha? Hindi po makakabuti yan sa inyo, wika ko na may halong pag-aalala pa. Wala eh, kung hindi ako iinom baka hindi ako makatulog, sagot naman niya. Iniisip niyo pa rin po ba si Aling Porhing? Mababa ang boses na tanong ko. Hindi naman sa ganun, hindi ko lang alam kung bakit hirap akong makatulog nitong mga nakaraang araw, sagot ulit niya. Umiinom ka ba? Bakit hindi mo ako samahan na ubusin ang laman ng bote? Tanong pa niya sa akin.
Sige po, pero magsasabi muna ako kina tatay para alam nila na nandito lang ako sa inyo. Walang pag-aalangan na sagot ko. Natuto akong uminom sa Maynila. May mga pagkakataon kasi na isinasama ako ng mga kaklase at kaibigan ko na magpunta sa mga bar doon, kaya naman alam kung kaya kong sabayan sa inuman si Mang Kanor. Ikaw ang bahala, wika ulit ni Mang Kanor. Sobrang excited ako na umuwi pagkatapos noon, at halos tumakbo na nga ako. Nagpaalam ako sa mga magulang ko, at pinayagan naman nila ako. Pero bago ako umalis, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero naligo muna ako. Nang makabalik sa bahay ni Mang Kanor ay pumasok na ako agad, hindi rin naman kasi nakasara ang pinto ng bahay. Malamang ay dahil alam niyang babalik nga ako. Naabutan ko naman siya na nakaupo sa mahabang silya sa maliit niyang sala na gawa lamang din sa kahoy. Gaya kanina ay wala pa rin siyang suot na damit pang itaas. Isasara ko na sana ang pinto, ang akala ko hindi ka na babalik, sabi ni Mang Kanor nang makita ko. May isang bakanting silya pa na nasa harap ng inuupuan niya, pero nagpa siya talaga ako na umupo sa tabi niya. Naligo lang po ako saglit, mainit kasi ang panahon, sagot ko naman. Iginala ko ang paningin ko sa bahay ni Mang Kanor. Walang dibisyon ang sala at kusina nila. Wala rin halos kagamit-gamit, ni wala nga silang telebisyon. Kami ay may maliit na telebisyon pero isa lang ang channel at madalas ay wala pang signal. Isang lampara lang ang may apoy at nakalagay pa yun sa may kusina, kaya naman konting liwanag lang ang meron kami ngayon sa sala. E tagay mo nang makahabol ka, sabi niya sa akin tapos ay inabot sa akin ang baso na binuhusan niya ng lambanog. Medyo napangiwi pa nga ako kasi ay medyo malaki ang baso, tapos ay kalahati pa ang inilagay niyang laman noon. Ganun pa man ay tinanggap ko naman yun at agad na ininom. May balak ka pa bang bumalik sa Maynila at ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Tanong pa niya sa akin. Opo, Mang Kanor, sa totoo lang nag-iipon lang po ako. Gusto ko rin po talaga kasing makatapos at mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Hindi sa pagiging mareklamo, pero hindi ko naman po sana gusto na habang buhay na ganito na lang ang buhay namin, mahabang sagot ko kaya mahina siyang natawa. Kung sa bagay ay nakakainip nga ang buhay rito. Paulit-ulit na lang ang mga ginagawa araw-araw, saad ulit niya. Kayo po ba, hindi niyo inisip kahit na minsan na umalis sa isla? Tanong ko. Dito na kasi ako lumaki, kaya gusto ko na dito na rin mamatay, sagot niya. Sa totoo lang nung buhay pa si Mrs. at bagong mag-asawa pa lang kami, ilang beses na rin niya akong kinumbinsi na magpunta sa Maynila. Taga doon kasi talaga siya, pero hindi ako pumayag, dagdag pa niya. Talaga po. Taga Maynila si Aling Porhing. Paano kayo nagkakilala? Tanong ko. Pumasyal siya nun dito sa Pangasinan kasama ang mga kaklase niya para maligo sa dagat, bantay ako ng isang resort noon sa kalapit na isla. Nagandahan ako sa kanya kaya niligawan ko. Sinundan ko pa nga sa Maynila noon. Mukhang ayaw sa akin ng tatay kaya nagtana na lang kami, sagot naman niya. Eh bakit hindi po kayo nagkaanak? Kuryosong tanong ko naman. Mahinang natawa si Mang Kanor sa tanong ko. May usap-usapan po kasi na may problema daw po kayo, ang iba naman sinasabi na si Aling Porhing ang may problema, dagdag ko pa. Hindi totoo yun, sagot niya tapos ay natawa na naman. Sa totoo lang wala kaming anak kasi kahit na minsan walang nangyari sa amin, paliwanag niya na siyang labis kong kinagulat. Minsan na naming sinubukan, pero ang sabi niya hindi raw niya kaya kasi hindi normal ang alam mo na. Nasaktan ata kaya hindi na gustong umulit, paliwanag pa niya. Labis akong nakadama ng kakaibang init dahil sa narinig. Mukhang lasing na si Mang Kanor para magkwento sa akin ng ganito. Paano niyo po kinaya bilang isang lalaki yon gayong may pangangailangan kayo? Kuryosong tanong ko pa. Alam mo kasi bata, kapag nagmahal ka, lahat ng tungkol sa tao na mahal mo, kakulangan o kalabisan man yan ay tatanggapin mo. Malaki ang respeto ko kay Porhing, kaya hindi ko siya pinilit sa bagay na hindi niya gusto. Kaya naman tumanda kami na kaming dalawa lang.
Pero ayos lang yun, inalagaan naman niya ako at naging masaya naman kami, mahabang paliwanag niya kaya naman agad akong nakadama ng pagkamangha. Hindi pa naman po kayo matanda. Bata pa ang 40, at marami pa po kayong magagawa at pwedeng gawin, wika ko naman, tipid siyang ngumiti sa sinabi ko bago tumango. Nagpatuloy naman kami sa inuman at pagkukwentuhan. Nakakatawa kasi pagkaubos ng isang bote ng lambanog ay pumasok siya sa nag-iisang kwarto ng bahay niya, at lumabas na may dalang panibagong bote. Iyong dala ko ngang ulam na sinabawang gulay at inihaw na isda ay ginawa na rin naming pulutan. Mukhang marami kayong stock ng alak Mang Kanor ah. Natatawang sabi ko. Kapag nagpupunta ako ng bayan ay bumibili ako ng isang kahon madalas. Kahit pa noong buhay pa si Porhing ay ginagawa ko na ito. Lalo pat alam niya na may mga pagkakataong hirap akong makatulog sa gabi, at ito ang pampatulog ko, sagot naman niya. Marami pa sa kwarto, kapag gusto mong mag-inom puntahan mo lang ako rito, dagdag pa niya na siyang nagpangiti sa akin. May pakiramdam ako na kaya mabait sa akin si Mang Kanor ay dahil nga wala silang anak, at kung iisipin ay pwede na niya akong maging anak. Parang gusto ko tuloy siyang tawaging daddy. Pero syempre ay biro lang, at hinding-hindi ko gagawin yon. Alam mo noong binata ako, bago ko pa makilala si Porhing, ang dami ko ng pinaiyak na babae. Hindi ko sila pinaiyak dahil niloko ko sila, pinaiyak ko sila kasi nga hindi normal ang akin, pagkukwento niya nang tumagal pa kami sa inuman. Mahahalata sa kanya na lasing na talaga siya. Madaldal na kasi siya masyado at kung ano-ano na ang mga kinukwento sa akin. Mukhang nakarma po kayo sa lahat ng babae na sinasabi niyong pinaiyak niyo, kasi mula nang maging asawa niyo po si Aling Porhing, sa loob ng maraming taon kamay lang ang naging katuwang niyo. May halong pagbibiro na sagot ko naman kaya natawa rin siya. Mukha nga, wika niya. Ang sarap balikan ng kabataan. Sabi pa niya. Kaya ikaw, habang bata ka pa, huwag kang magdadalawang isip na gawin ang mga bagay na gusto mo. Maiksi lang ang buhay, gawin mo ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo para wala kang pagsisihan sa huli, mahabang dagdag pa niya. Napalunok ako ng laway dahil sa narinig. Alam ko na wala naman siyang ibang ibig sabihin doon, pero iba na naman ang epekto nun sa akin. Dala na rin siguro ng alak na nainom ay ipinatong ko ang kanang kamay ko sa kaliwang hita niya. Kahit pa madilim sa lugar ay nakita kong napatingin siya sa kamay ko, tapos ay nag-angat pa siya ng tingin sa mukha ko. Paano po kung may isang bagay akong gustong gawin para sumaya? Tutulungan niyo po ba ako? Mahina at makahulugang tanong ko. Ininom niya ang laman ng hawak na baso tapos ay binitawan muli iyon sa maliit na lamisita. Mapapasaya rin ba ako ng bagay na tinutukoy mo? Kung oo ang sagot baka matulungan kita, mahina at makahulugang sagot naman niya. Malay po natin pareho tayong sumaya, wika ko ulit na siyang nagpang-isi sa kanya. Alam mo, bata ka palang napapansin ko na ang malagkit mong titig sa akin. Hindi ko lang pinapansin, inisip ko nga na baka ako lang ang nag-iisip ng hindi maganda. Sino nga bang mag-aakala na tama ako? Saad naman niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil sa narinig. Pakiramdam ko ay medyo napahiya ako dahil doon kaya naman agad kong inalis ang kamay ko sa hita niya. Natahimik din ako dala ng kaba. Baka kasi bigla niya akong sapakin dahil sa pagpapakita ko ng motibo sa kanya. Pero ilang sandali pa, laking gulat ko nang siya naman ang humawak sa hita ko, tapos ay marahan pa niyang pinisil-pisil yon. Kapag pumayag ako, bawal kang umatras sa kahit na anong gugustuhin kong gawin, mahina at makahulugang saad niya. Napalunok na naman ako ng laway dahil sa narinig. Muli akong nabuhayan ng loob at nakaramdam ng excitement dahil doon kaya mabilis akong tumango. May tubig sa banyo, maghugas ka ng mabuti tapos diretso ka na sa kwarto, nakangising wika pa niya. Dala marahil ng labis na excitement ay agad kong ginawa ang gusto niya. Nang matapos at makalabas na sa banyo ay pansin kong wala na sa kusina ang lampara, pero may liwanag na nanggagaling sa kwarto kaya dumiretso na ako doon agad. Nakita ko naman siya na nakahiga na sa papag na sinapinan lang ng banig.
Titig na titig siya sa akin habang naglalakad ako palapit sa kanya. Nang makasampe sa papag ay pinatay niya ang lampara na nakapatong sa maliit na lamisita na nasa tabi lang ng papag. At nang gabing iyon, napatunayan ko na totoo ang kwento ni Mang Kanor kung bakit umaayaw sa kanya ang yumaong asawa. Sa totoo lang ay umayaw din ako, pero sa laki ng katawan niya at sa lakas ng puwersa niya ay wala akong ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lang at hayaan siya. At kahit pa sobrang sakit ay hindi naman ako nagsisisi kasi ay ginusto ko rin naman ang nangyari. Mga bandang alas dos ng madaling araw ako umuwi pagkatapos noon para makasigurado na tulog pa ang mga tao sa isla. Iika-ika pa nga akong umuwi dala ng labis na sakit na natamo. Pagka-uwi sa bahay ay agad akong dumiretso sa kwarto ko para makapagpahinga na. Kinabukasan ay nagising ako na inaapoy ng lagnat. Tinanong nga ako ng mga magulang ko kung ano ang nangyari sa akin, sinabi ko na lang na natapilok ako habang pauwi dala ng labis na kalasinggan, at baka nabalian ako ng buto. Sana kasi ay doon ka na lang sa bahay ni Paring Kanor nagpahinga. Sabi pa ni tatay sa akin, tipid na lang akong ngumiti dahil doon. Gaya ng inaasahan ko ay hindi naman sila naghinala. Nang araw na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang magpahinga lang sa bahay. Kahit ng mga sumunod pang araw ay hindi muna ako lumabas at sumama kay tatay sa pangingisda. Ano ang atin Paring Kanor? Narinig kong tanong ni tatay isang hapon habang nakahiga ako sa kama sa kwarto ko. Hindi ko maintindihan kung bakit agad akong nakaramdam ng excitement nang marinig ang pangalan ni Mang Kanor. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang mangyari sa pagitan namin ang hindi inaasahan. Okay na ako ng mga sandaling iyon at hindi na nilalagnat. Nagmamadali akong tumayo mula sa kama tapos ay naglakad palabas para kunwari ay uminom ng tubig. Aayain lang sana kitang uminom pare, sabi ni Mang Kanor, pansin ko na iginalapa niya ang paningin sa loob ng bahay na parang may hinahanap. At nang dumapo ang tingin niya sa akin ay tipid siyang napangiti. Nilagnat ka raw kasi natapilok ka pa uwi pagkatapos nating uminom? Tanong pa niya sa akin. Opo Mang Kanor, sagot ko naman. Sabi ko naman kasi sa'yo doon ka na sa bahay magpahinga at mukhang nolesing ka, sabi pa niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong pa niya. Okay na po, mukhang pwede na ulit, makahulog ang sagot ko naman kaya mas lalo siyang napangiti. Kagagaling mo lang sa lagnat, alak na naman ang iniisip mo, sabi naman ni nanay. Hindi nila alam na hindi alak ang tinutukoy ko. Pero syempre ay hindi ko naman sasabihin yun sa kanila dahil labis na kahihiyan yun kapag nagkataon. Hayaan mo na ang anak mo't ngayon lang bumabawi sa ganito, sabi naman ni tatay bago binalingan si Mang Kanor. Sige pare, sakto't bumili kami ng karne ng baboy sa bayan kanina. Magdadala kami sa bahay mo mamaya para may pulutan tayo, wika pa ni tatay. Hihintayin ko kayo, sabi naman ni Mang Kanor, bago siya umalis ay makahulugan muna siyang tumingin sa akin. Muli na naman akong nakadama ng kakaibang init at excitement dahil doon. Halos hilain ko na nga ang oras para lang matapos na ang niluluto ni nanay at makapunta na kami ni tatay sa bahay ni Mang Kanor. Siyempre, bago yun ay naligo muna ako at sinigurado na malinis ang lahat. Mauna ka nang magpunta sa bahay ni Paring Kanor ton. Dalhin mo na rin itong sisig at maghihilamos lang ako, sabi ni tatay sa akin pagkatapos kong maligo. Excited ko namang kinuha ang sisig na nasa plato tapos ay nagmamadali nang nagpunta sa bahay ni Mang Kanor. Alas 6 na yon ng gabi at madilim na sa isla, pagkapasok ko sa bahay ni Mang Kanor ay agad kong nakita na nakahanda na sa maliit na lamisita ang isang bote ng lambanog. Nakasindi na rin ang lampara sa may kusina niya. Saktong pagkalapag ko ng hawak na plato sa lamisita ay nagbukas ang pinto ng banyo ni Mang Kanor, lumabas naman siya doon na nakatapis lang ng tuwalya at basa ang buong katawan. Napangisi pa nga siya nang makita ko. Ang tatay mo? Tanong niya sa akin. Maghihilamos lang daw po saglit, sagot ko naman kaya tumango siya. Napuruhan ata kita masyado kaya ka nilagnat? Diretsyong tanong pa niya sa akin. Sigurado ka ba talaga na pwede na ulit? Baka mapuruhan at lagnatin ka na naman.
Nakangisi na dagdag pa niya. Pwede na po ulit. Walang pag-aalinlangan na sagot ko naman. Huwag kang gaanong uminom para malasing natin agad ang tatay mo. Lagot ka sa akin mamaya, makahulog ang saad pa niya bago naglakad papasok sa kwarto. Napalunok naman ako ng laway at agad na nakaramdam ng labis na panghihina dahil sa narinig. Ilang minuto pa ay dumating na si tatay, hindi naman na kami nag-aksaya ng panahon na uminom na. Kaming dalawa ni Mang Kanor ang magkatabi sa mahabang silya, at dahil nga medyo madilim sa lugar ay ako lang ang nakakapansin na mataas masyado ang tagay niya kay tatay. Samantalang ang binibigay niya sa akin ay sobrang konti lang. Alam ko naman kung bakit. Dahil nga may balak siya. Ang taas ng tagay mo pare, nolising ako agad, sabi ni tatay pagkalipas ng ilang oras. Kung hindi ako nagkakamali ay bandang alas 8 na iyon ng gabi. Pare-parehong dami lang ang nilalagay ko sa baso pare, baka mahina ka na talagang uminom. Aba, dinaig ka na nitong anak mo. Sagot naman ni Mang Kanor at tumawa pa kunwari. Baka ganun na nga, sagot naman ni tatay tapos ay natawa pa. Huling tagay na ako't magpapahinga na, hindi ako pwedeng malasing ng sobra dahil papalaot pa ako bukas. Ikaw na ang bahala sa anak ko, kapag nolising dito mo na patulugin at baka madapa na naman. Dagdag pa ni tatay kaya mahinang natawa si Mang Kanor. Ako ang bahala sa anak mo, huwag kang mag-alala, sagot pa niya. At gaya ng sinabi ni tatay, pagkatapos niyang uminom ng isang beses pa ay tumayo na siya at nagpaalam sa amin. Hinitid pa nga siya ni Mang Kanor hanggang sa bahay, at alam ko na ginawa niya iyon para masigurado na uuwi na talaga si tatay. Nang makabalik si Mang Kanor ay agad niyang kinandado ang pinto. Nakaramdam nga ako ng kaba nang makita na isara na rin niya lahat ng mga bintana ng munti niyang bahay. Handa ka na? Tanong niya sa akin habang nakangisi na parang isang demonyo. Kayo lang naman po ang hinihintay ko, sagot ko naman. At nang gabing iyon, muli na naman naming inulit ang isang bagay na hindi dapat sa mismong maliit na sala ng bahay niya. Nang matapos, ang akala ko nga ay tapos na talaga. Nagpaalam na nga rin ako na uuwi pero sinabi niya na uminom pa raw kami. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag dahil nga gusto ko pa siyang makasama. Nang matapos kaming uminom ay sinabi niya na doon na raw ako magpalipas ng gabi. At syempre, muli na namang may naganap sa kanyang silid. Hindi lang isa o dalawang beses. Para nga siyang hindi nauubusan ng lakas at hirap ako na sabayan siya. Ganun pa man ay pinilit ko kasi kahit na papaano ay gusto kong mapasaya ang biyudong mangingisda. Lumipas ang mga araw na paulit-ulit nang ang nagaganap sa pagitan namin ni Mang Kanor ang hindi dapat. Madalas kung tumambay ako sa bahay niya, minsan nga kahit na tanghaling tapat ay may nagaganap. Madalas din kung idahilan namin ang pag-inom ng alak. Kapag sumasama si tatay ay umiinom talaga kami, pero kapag kaming dalawa lang ay mas pinipili namin na sulitin ang oras na kaming dalawa lang ang magkasama. Hindi ka na ba nasasaktan? Mukhang sanay ka na ah? Pabulong na wika niya isang gabi matapos maulit sa pagitan namin ang mainit na tagpo. Dinalasan niyo po kasi masyado Mang Kanor, kaya hindi nakakapagtaka na nasanay po ako agad, sagot ko naman kaya mahina siyang natawa. May apoy ang lampara na nasa kwarto niya, kaya naman ang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko ang buong katawan niya na pawis pa mula sa aktibidad na ginawa namin. Marahan akong umupo sa papag, at ganun din naman ang ginawa niya. Inabot pa nga niya ang kaha ng sigarilyo na nasa lamisita, kumuha ng isa at agad iyong sinindihan bago nakaupong sumandal sa pader. May problema po ba? Mahina at seryosong tanong ko, pansin ko kasi na natahimik siya habang tila nakatingin sa kawalan. Naisip ko lang bigla si Porhing, sagot niya kaya bahagya akong nakaramdam ng lungkot. Maswerte siya kasi nauna siya sa akin, kaya may nag-asikaso ng burol at libing niya. Ngayon ay mag-isa na lang ako sa buhay, hindi ko lang maiwasang isipin kung paano kapag ako naman ang pumanaw, paliwanag niya. Mas lalong dumable ang lungkot na nararamdaman ko kasi ay dinig ko sa boses niya ang labis na lungkot at pangungulila. Ano ba naman yan Mang Kanor, matagal pa hong mangyayari yon kaya huwag niyo munang iisipin.
Sabi ko naman. At saka nandito naman po ako. Aalagaan ko kayo kahit na sobrang tanda nyo na. Hindi ko kayo pababayaan. Dagdag ko pa, napalingon siya sa akin dahil sa sinabi ko tapos ay mahinang natawa. Gusto mo ba asawahin na kita? Biyudo na rin naman ako, may halong pagbibiro na wika niya kaya natawa rin ako. Ay hindi pa po ba? Akala ko po ganun na tayo kasi nakailang ulit na rin po tayo, pagsakay ko naman sa biro niya kaya natawa rin siya. Pero seryoso bata, maraming salamat ha. Malumanay na wika niya sa akin. Nang mawala si Porhing, ang akala ko ay magiging sobrang lungkot na ng buhay ko. Pero nandito ka ngayon para damayan at samahan ako sa lahat ng bagay. Malaking bagay sa akin na nandito ka, kasi ay napapasaya mo ako. Nawalan ako ng asawa, pero pakiramdam ko ay may pumalit din. Sana ay hindi ka magsawa sa akin, mahabang dagdag pa niya. Sus, nambola pa po kayo. Hindi po ba dapat ako ang magsabi niyan? Lalo na ang daming babae ang nagkakagusto sa inyo rito. Isa kaya kayo sa mga pinakagwapo sa isla? Mukhang handa na nga silang pumila dahil wala na si Aling Porhing, pagbibiro ko naman. Kasama ka ba sa mga pipila kung sakali? Nagbibirong tanong niya sa akin. Kailangan ko pa po bang pumila? Pagbabalik ko naman ang tanong kaya natawa na lang ulit siya at napailing. Kung totoo man na may pumipila para pumalit sa pwesto ng asawa ko, pasensya na lang sila kasi may nauna na sa kanila, makahulog ang wika niya tapos ay ngumisi pa siya sa akin. Mabilis ka masyado eh, dagdag pa niya. Kung totoong babae lang sana ako, hindi ako magdadalawang isip na maging totoong asawa mo. Pero pareho naman nating alam na hindi pwedeng malaman ng iba ito, kasi nga ay malaking kahihiyan. Bukod sa mahigit kalahati ng edad mo, ang tanda mo sa akin ay pareho pa tayo ng kasarian, seryosong wika ko tapos ay napabuntong hininga pa. Kung tutuusin ay hindi naman dapat ako nagpapa-apekto sa pwedeng sabihin ng iba. Pero hindi ko naman gusto na maging magulo ang sitwasyon. Kaya ayos na po sa akin ang ganito tayo. Masaya ako na nakakasama ko po kayo at nagagawang hagkan. At masaya po ako na kahit na papano ay nararamdaman kong babae ako sa tuwing hinahawakan niyo po ako, mahabang dagdag ko pa. Kung saan ka masaya, hayaan mo ang sasabihin ng iba. Huwag kang matatakot na magpakatotoo, wika naman niya. Masyadong maiksi ang buhay. Hindi natin alam ang mga maaring mangyari sa hinaharap, at gaya ng sinabi ko ay mas maigi yung alam natin na wala tayong pinagsisisihan sa huli, dagdag pa niya. Titig na titig ako sa kanya habang sinasabi niya yon. Nakita ko pa na pinatay niya ang upos ng hawak niyang sigarilyo sa ashtray niya na gawa sa kawayan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero mabilis akong lumapit sa kanya at yumakap. Isinandal ko ang ulo ko sa matipuno niyang dibdib at hinayaan naman niya ako. Bagkus ay parang hinahaplos ng kung anong mainit na bagay ang puso ko nang maramdaman ang magaspang niyang palad na hinahaplos ang braso ko. Mang Kanor, hindi ko po alam kung ano ang nangyayari sa akin. Alam ko naman na attracted ako sa inyo mula noon, pero sa puntong ito pakiramdam ko po ay nahuhulog na ako sa inyo, pabulong na wika ko. Narinig ko na mahina siyang napabuntong hininga dahil sa sinabi ko. Bata ka pa ton, marami ka pang makikilalang tao na hihigit sa akin. Kung personal mo akong tatanungin, mas pipiliin ko naman natili tayo sa ganitong sitwasyon at hindi na mas lumalim pa. Hindi ko kasi kayang ipangako na ganito tayo hanggang sa dulo, malumanay na sagot niya. Mapait akong napangiti dahil sa narinig pero tumango rin naman. Alam ko naman po yun Mang Kanor, kaya nga po kahit na papaano ay masaya pa rin ako. Kasi kahit na alam kong imposible, ngayon ay kasama ko pa rin po kayo, nahahalikan at nayayakap, paliwanag ko naman. Masaya rin ako na nandito ka para punan ang kalungkutan at pangangailangan ko, sabi naman niya. Inaantok ka na ba? Tanong pa niya kaya marahan akong umiling. Hindi pa po, sagot ko pa. Kung ganun isa pa tayo, wika niya kaya napalingon ako sa mukha niya. Bago pa ako nakasagot ay siniil na niya ako ng halik sa labi, at hindi naman ako nagdalawang isip na suklian ang halik na yon.
Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin kami ni Mang Kanor sa mga patago naming tagpo. Minsan nga ay nakakaramdam na ako ng takot dahil may mga pagkakataon na may nagaganap sa pagitan namin na hindi sa bahay niya, kung saan na lang siya nakakaramdam ng init. Muli na kasi siyang bumalik sa pangingisda. Nakausap niya ang mga magulang ko, at sinabi na gusto raw nitong makatulong sa pag-iipon para sa pag-aaral ko, bagay na siyang nakakatuwa. Kaya naman sa kanya ako sumasama, at sa bangka niya ako sumasakay sa tuwing pumapalaot siya. May isang pagkakataon na may naganap sa amin sa bangka niya habang hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Nakakatakot kong iisipin, lalo na't marami nga ring ibang mga mangingisda ang pumapalaot. Baka lang kasi may ibang makakita sa amin. May isang pagkakataon din naman na may naganap malapit sa may ilog na nasa likod lang ng bawat kabahayan ng isla. Ganun pa man ay hindi ako nagrereklamo. Gaya kasi ng sinabi ko ay masaya ako na napapasaya ko siya. At parang mas lalo pang nahulog ang loob ko kay Mang Kanor dahil nga sa pagtulong niya sa akin na makapag-ipon para muli akong makapag-aral. Dahil nga wala na si Aling Porhing para ibenta sa palengke sa bayan ang mga nahuhuli niyang isda ay binibente na lang niya ang mga ito sa murang halaga kina nanay at tatay, tapos ay hati kami lagi sa kita para mabilis daw akong makaipon, kahit pa sa tuwing sumasama ako sa kanyang mang isda ay siya na halos lahat ang gumagawa sa mga trabaho. Maraming salamat sa pagtulong sa anak namin pare, sabi ni tatay isang gabi habang magkakasabay kaming kumakain ng hapunan sa bahay namin. Wala iyon pare, hindi naman na kayo iba sa akin. At isa pa, natutuwa ako rito sa anak mo. Nawawala ang pangungulila ko kay Mrs. dahil nga lagi akong pinapasyalan sa bahay para makakwentuhan. Parang anak ko na rin naman siya, sagot ni Mang Kanor. Hindi ko alam kung matatawa ko sa sinabi niya o ano, pero sa huli ay ngumiti na lang ako. Nakakatawa lang kasi talaga ang dahilan niya na parang anak daw niya ako, samantalang nanay at tatay ang drama namin sa tuwing kaming dalawa lang ang magkasama. Pero syempre, hindi naman kami tanga para aminin iyon sa mga magulang ko. Ang laking tulong din ng pagbebenta mo sa amin ang mga nahuhuli mong isda sa murang halaga. Maraming salamat talaga pare, sabi ulit ni tatay. Basta mabilis na makaipon itong si Ton ay walang kaso sa akin. At isa pa, mag-isa ko na lang naman ang binubuhay ko, kaya ayos na ako na nakakakuha ng para sa pangkain araw-araw, sagot ulit ni Mang Kanor. May nabili pala akong alak sa bayan, ano, inumin natin mamaya? Nakangiting tanong ni tatay. Oo ba? Saan tayo, dito o sa bahay ko na lang? Sagot ni Mang Kanor. Doon na lang tayo sa bahay mo pare at kanina pa masakit ang ulo ni Mrs., baka lang kasi hindi siya makapagpahinga ng maayos, sagot ni tatay. Bahagya akong natigilan ang maramdaman ang magaspang na kamay ni Mang Kanor na marahang pinisil ang hita ko. Kung hindi ko pa kasi nababanggit ay kami ang magkatabi habang nakaupo sa hapag. At dahil nga lampara lang ang nagbibigay ng liwanag sa amin ay medyo madilim pa rin, kaya alam ko na hindi yun nakita ng mga magulang ko. Dahil sa ginawa niyang pagpisil ay alam ko na ang nais niyang iparating. Gaya ng dati ay hindi kami iinom ng sobra at hahayaan si tatay na malasing para mauna na itong umalis. Ilang beses na rin kasi naming ginawa iyon sa tuwing nakakasama si tatay sa inuman, at kapag kaming dalawa na lang ang naiiwan sa bahay niya ay as usual, magaganap na naman ang hindi dapat. Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang kami saglit, at dahil nga masakit ang ulo ni nanay ay ako na ang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Sina tatay at Mang Kanor naman ay nauna na papunta sa bahay ni Mang Kanor, para masimula na raw nila ang inuman. Nang matapos ako sa ginagawa ay nagpasya akong sumunod na sa kanila. Muntik na nga akong matawa dahil pagkadating ko ay pansin ko na mukhang lasing na agad si tatay, samantalang si Mang Kanor ay mukhang okay na okay pa. Nagpatuloy naman kami sa inuman, at nang lasing na si tatay ay hindi na niya nagawang umuwi pa.
Kaya naman sinabihan ako ni Mang Kanor na hayaan na munang magpahinga ito sa mahabang silya, tapos ay agad na niya akong hinila papasok sa kwarto niya. Sa totoo lang ay nakakatakot ang ideya na nasa sala lang si tatay habang kami ni Mang Kanor ay nasa silid niya. Pero sadyang alipin kami ng tukso. At hindi nga ako nagkamali sa takot na naramdaman ko kanina. Habang nasa mainit kasi kaming tagpo ni Mang Kanor ay biglang nagbukas ang pinto ng kwarto at nakita namin si tatay na masamang nakatingin sa amin. Gulat kaming lahat dahil sa nasaksihan. Tama nga ang hinala ko, madiing sabi ni tatay. Magbihis ka't umuwi na. Dagdag pa niya tapos ay padibog nang umalis sa lugar. Napalingon ako kay Mang Kanor na tahimik lang at hindi makakibo. Pasensya na po Mang Kanor, huwag po kayong mag-alala at kakausapin ko si tatay, may halong takot na wika ko. Tipid na lang nang umiti sa akin si Mang Kanor bago tumango. Nang makapagbihis na ako ay nagmamadali akong umuwi sa bahay, at labis ang gulat at takot na naramdaman ko dahil pagkapasok ko pa lang sa pinto ay agad nang bumungad sa akin ang malakas na sampal ni tatay dala ng labis na galit na nararamdaman. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit ni tatay ngayon. Pero hindi ko inakala na magagawa niya akong pagbuhatan ng kamay, bagay na hindi naman niya ginawa noon. Ganun pa man ay halatang pinipigilan pa rin niya ang sarili na sumigaw, malamang ay dahil hindi niya gusto na may ibang makarinig, at maging kahihiyan kami sa iba. Paano mo nagawa ito? Mahina at may halong galit na tanong sa akin ni tatay. Ton, hindi ka ba nag-isip? Parang tatay mo na yung tao. Kung hindi pa ako umarteng lasing para makumpirma ang hinala ko, hindi ko pa malalaman ang totoo. Hindi na kayo nahiya. Dagdag pa niya. Tay, sorry po, mahina at naiiyak na saad ko. Kailan pa nagsimula ito? Mahina pa rin ang boses pero may halong diin na tanong ni tatay. Mahigit isang buwan na rin po, sagot ko naman kaya mariin siyang napapikit. Simula ngayon bawal ka nang lumabas sa bahay, at mas lalong bawal kang makipagkita sa baboy na yon. Gagamitin ko ang lahat ng ipon namin ng nanay mo para makabalik ka na sa Maynila at makapag-aral ulit. Hinding-hindi ka nalalapit ulit sa kanya, Ton, maliwanag ba? May halong galit pa rin na saad ni tatay. Wala naman akong ibang magawa kung hindi ang tahimik na umiyak at tumango. At gaya ng sinabi ni tatay, sa mga sumunod pang araw ay hindi na niya ako hinayaan na lumabas at kahit na sumama man lang sa kanya na pumalaot. Sobra akong nalulungkot, pero wala naman akong ibang magagawa kung hindi tanggapin ang pasya ni tatay. Hindi niya ipinagsabi kahit na kanino ang nasaksihan ng gabing iyon, maging si nanay ay walang ideya dahil madalas pa rin itong magtanong kung bakit hindi na raw ako gaanong nagpupunta sa bahay ni Mang Kanor. Ang sinabi ko na lang ay busy na akong mag-review, dahil nga babalik na ako sa Maynila para muling makapag-aral. Minsan, kapag nasa kwarto ako at nakatanaw sa bintana ay nakikita ko si Mang Kanor. Aaminin ko na may parte sa akin ang gustong suwayin si tatay. Gusto kong lumabas at tumakas minsan para mapuntahan si Mang Kanor, para masigurado na okay lang siya. Pero hindi ko magawa. Labis na kasi ang kasalanan ko sa pamilya ko at natatakot ako na mas madagdagan ko pa yon. Dumating ang araw ng pag-alis ko para bumalik na sa Maynila. Siyempre ay hinitid ako ng mga magulang ko papunta sa bayan, kung nasaan pwede akong makasakay ng bus. Malungkot pa rin ako, at pakiramdam ko ay wala pa rin gana sa lahat dahil nga aalis ako na hindi man lang nakikita at nakakasama si Mang Kanor. Ayos ka lang ba? Tanong ni nanay sa akin habang nasa may terminal kami at naghihintay ng bus. Opo, sagot ko naman at pilit pang ngumiti. Napalingon ako kay tatay na tahimik lang. Nang magtama ang mga mata namin ay napabuntong hininga siya pero hindi naman siya nagsalita. Mula noong madiskubre niya ang totoong namamagitan sa amin ni Mang Kanor ay pansin ko ang labis na pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Hindi kagaya ng dati. At alam ko naman ang dahilan kung bakit.
Alam ko na mahirap sa kanya tanggapin na ang ipinagmamalaki niyang anak, na inaasahan niyang magdadala at magkakalat ng apelyido niya ay may pusong babae. Okay na po ako rito, kaya ko na pong maghintay ng bus. Bumalik na po kayo sa isla at baka abutin pa po kayo ng gabi sa dagat, may halong pag-aalala na wika ko na lang. Tama si Ton, mabuti pat umalis na tayo. Masama pa naman ang panahon. Sabi ni nanay bago muling lumingon sa akin para yakapin ako. Mag-iingat ka doon anak. Aalagaan mo ang sarili mo, wika pa niya. Ngumiti naman ako bago marahang tumango. At muli na naman akong nakaramdam ng bigat sa dibdib ng maglakad na palayo si tatay na hindi man lang nagpapalem sa akin. Nang wala na sila ay napabuntong hininga na lang ako bago umupo sa silya. Pero laking gulat ko pagkaraan ng ilang minuto nang may isang lalaki ang tumabi sa akin. Nang lingunin ko ito, ay nakadama ako ng labis na saya nang makita si Mang Kanor. Mang Kanor, ano pong ginagawa niyo rito? Masaya at excited na tanong ko. Kanina pa ako rito, hindi naman ata ako papayag na umalis ka na hindi tayo nagkikita, malumanay na wika niya at tipid pang ngumiti. Pagkaalis ng mga magulang mo saka ako lumapit, alam ko naman na galit pa rin sa atin ang tatay mo at mahirap nang makita niya tayo na magkasama, dagdag pa niya. Mang Kanor, gusto niyo pong sumama sa akin sa Maynila? May halong pag-asa na tanong ko kaya mahina siyang natawa. Mas lalong magtataka ang tatay mo kapag hindi na niya ako nakita sa isla. Gusto lang talaga kitang makita ngayon, bago ka umalis, mahina hong wika niya. Nakita ko na may kinuha pa siya mula sa dala niyang plastic bag. Isa yung kahon na inabot niya sa akin. Maraming salamat sa lahat, Ton. Pasensya ka na't ito lang ang nakayanin kong iregalo sa'yo. Mag-iingat ka sa Maynila at huwag mong pababayaan ang sarili mo, sabi pa niya sa akin. May namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Mahina naman siyang natawa dahil sa naging reaksyon ko. Kung makaiyak ka parang hindi na tayo magkikita, ha? Bakit, wala ka na bang balak na bumalik sa isla? Tanong niya sa akin, napalunok naman ako ng laway nang mapagtanto na tama siya. Kailangan mo na bang umalis talaga ngayon? Kung hindi ka naman nagmamadali baka gusto mo munang sumama sa akin, mahinang wika pa niya. Saglit akong natahimik dahil sa narinig. Pero hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Nang hapon na iyon ay kumuha kami ng isang mumurahing kwarto sa isang mumurahing hotel. Kahit pa iba ang tingin sa amin nung babae sa front desk ay hindi na namin pinansin. At nang hapon na iyon ay paulit-ulit naming ginawa ang bawal. Alas 8 na ata ng gabi yon nang matapos kami. At dahil hindi na rin siya makakabiyahe pabalik sa isla ay nagpasya kami na doon na rin magpalipas ng gabi. Kinabukasan ay maaga niya akong hinitid sa terminal, at bago ako sumakay sa bus ay mahigpit ko muna siyang niyakap. Nang nasa biyahe na ay medyo magaan na ang loob ko, kahit pa nalulungkot pa rin talaga. At habang nasa biyahe ay nagpa siya akong buksan ang kahon na binigay niya, labis akong nagulat nang makita na isa yung cellphone na keypad. Uso at mahal iyon ng mga panahong iyon, pero nagawa pa rin niya akong bilhan. Labis ding nakakagulat ang makita ang isang sobre na mukhang patago niyang inilagay sa mga gamit ko. May laman yung pera at may sulat pa. Alam kong makakatulong ito sa pag-aaral mo. Mag-iingat ka. Dahil sa nabasa ay muli na naman akong napaluha. Kahit pa kasi alam ko na imposible na maging kami talaga ay may pakialam at pag-aalala pa rin siya sa akin, at sobrang laking bagay sa akin ang ideyang iyon. At dahil din doon ay nagpa siya ako na mas magsumikap pa na makapagtapos at may marating sa buhay. Pagkabalik sa Maynila ang una kong ginawa ay bumalik sa dating dormitoryo na tinutuluyan at kausapin ang may-ari noon. Tapos ay nag-enroll na rin ako sa dating universidad na pinapasukan. Bukod doon ay inabala ko rin ang sarili sa paghahanap ng part-time job.
Noong mga naunang buwan ay naging sobrang busy ako sa pag-aaral at pagtatrabaho, pero ganun pa man, sa tuwing may mga pagkakataon ay umuuwi ako sa isla kahit pa 2 hanggang 3 araw lang ang naitatagal ko doon. Hindi ko alam, pero gusto ko lang talagang makita at masilayan si Mang Kanor, at gusto ko ring makasigurado na maayos lang ang kalagayan niya. At syempre, dahil nga hindi naman magkalayo ang bahay namin ay alam na alam niya kapag nasa isla ako, at sa tuwing babalik na ako sa Maynila ay lagi kaming nagkikita sa may terminal. Ang akala ng mga magulang ko ay bumabiyahe ako agad pa Maynila sa tuwing hinahatid nila ako sa terminal, ang hindi nila alam ay nananatili pa ako ng isang araw sa bayan kasama si Mang Kanor. Ganun ang naging setup naming dalawa. Sobrang madalang na lang kung mapagsaluhan namin ang bawal, pero sa tuwing may pagkakataon ay sobra naming sinusulit ang oras na magkasama kami at ang pagkakataon na meron kami. Bakit ba naman kasi buwanan kang umuuwi? Hindi ka ba napapagod ka ba biyahe? Okay lang naman kami ng tatay mo rito, mas maigi sa tingin ko na mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at huwag mo kaming masyadong alalahanin dito. Sabi ni Mama isang hapon nang muli na naman nila akong hinitid sa terminal sa may bayan. Okay lang po Nay, kapag umuwi po ako rito ang ibig sabihin ay wala akong ginagawa ron. Kesa po mainip ako masyado sa dormitoryo, ay mas gusto ko pong umuwi para kahit na papaano ay hindi ko kayo mamiss masyado. Mahinahong sagot ko naman, kahit pa ang totoo ay isang tao lang talaga ang gusto kong makita at makasama lagi sa tuwing umuwi ako. At alam naman nating lahat kung sino ang taong tinutukoy ko. Ilang minuto pa ay dumating na ang bus. Sumakay naman ako ron na nakikita ng mga magulang ko. Nang umalis na ito ay kumaway ako sa kanila at nakita ko na naglakad na sila paalis. Ang hindi nila alam ay naghihintay na sa akin si Mang Kanor. Nang mapadaan kami sa kaparehong hotel kung saan lagi kaming nagkikita ni Mang Kanor sa tuwing umuuwi ako ay agad kong pinara ang bus. Aksaya yun sa pamasahe sa totoo lang, pero okay lang sa akin. Sobrang worth it naman kasi na makasama, may akap at mahalika ng unang lalaki na minahal ko ng sobra. Pagkababa ko sa bus ay agad kong nakita sa harap ng hotel si Mang Kanor, nakatayo siya sa likod ng isang malaking puno. Malamang ay para makasigurado na walang ibang nakakakilala sa kanya ang makakita. Napangiti naman siya nang makita ako, at hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon na muling kumuha ng silid para doon pa ulit-ulit na gawin ang maling bagay. Napapadalas ata ang pag-uwi mo? Tanong sa akin ni Mang Kanor matapos ang isang mainit na tagpo, umupo pa siya sa gilid ng malambot na kama tapos ay nagsindi ng sigarilyo. Wala pa rin siyang suot na kahit na ano. Hindi naman ako nagdalawang isip na umupo sa likuran niya tapos ay mahigpit na yamakap sa kanya. Pansin ko na medyo pumayat si Mang Kanor pero hindi ko yun inalintana. Masaya kasi ako na magkasama kami ulit. Nami-miss ko po kasi kayo lagi, mahinang sagot ko naman. Kung pwede nga lang pong sumama na lang kayo sa akin sa Maynila eh, para magkasama na tayo lagi, pabulong na dagdag ko pa. Alam mo namang hindi pwede, sagot niya. Bakit naman po hindi? Tanong ko. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman niya? Tanong niya pabalik sa akin. Hindi naman po niya kailangang malaman, giit ko pa, halata sa boses ko ang pamimilit na sumama na nga siya sa akin. Alam ng lahat na wala na akong pamilya ton, at kapag umalis ako sa isla, tiyak na magkakaideya agad ang tatay mo lalo pat alam niya ang namagitan sa atin. Mas maigi na yung umiwas tayo sa gulo at kahihiyan, lalo na ikaw, hindi ko naman gusto na habang buhay mong dalhin ang kahihiyan lalo na't bata ka pa masyado. Mahabang paliwanag naman niya. Alam mo bang pinuntahan ako ng tatay mo noong nakaraang linggo? Nakakagulat kasi sa loob ng ilang buwan inaya ulit niya akong uminom. Nagkausap kami at inamin niya sa akin na masama nga ang loob niya sa akin dahil sa nakita niyang ginagawa ko sa iyo. Naiintindihan ko naman siya. At ngayon ay paunti-unti na ulit kaming nagiging magkaibigan, kaya sana ay hindi na natin masira ang bagay na iyon. Mahabang dagdag pa niya.
Kayo po ang bahala. Basta huwag po kayong magsasawa sa akin, Mang Kanor, ha? Okay lang po sa akin na ganito tayo, basta nakakasama, nayayakap at nahahalikan ko pa rin po kayo kahit na madalang lang, at kahit papasikreto, pakiusap ko pa. Mahinang natawa si Mang Kanor bago tumango. Ako naman ay mas hinigpitan ko pa ang pagkakayakap sa kanya para mas damhin ang presensya niya sa tabi ko. Matapos ang gabi na nagsama kami ni Mang Kanor sa bayan, kinaumagahan ay hinitid niya ako ulit sa terminal at bumalik ako sa Maynila. Matapos iyon ay halos 2 buwan akong hindi nakauwi sa isla dahil sa dami ng mga ginagawa sa universidad at may part-time job pa nga ako. Hindi ako makapaghintay na muling makauwi kasi ay sobra ko na siyang nami-miss. At nang makauwi naman ako, labis ang gulat ko dahil sa balita na sumalubong sa akin. Wala na si Mang Kanor. Halos 2 linggo na rin daw mula nang pumanaw siya, iyon ang sinabi ni nanay. Noong una ay ayaw kong maniwala. Hindi ko gustong maniwala na wala na ang lalaki na una kong minahal. Ang lalaki na naging una ko sa lahat ng bagay. Pero nang dalhin nila ako sa puntod nito, na nasa tabi lang din ang puntod ng yumaon niyang asawa na si Aling Porhing ay labis ang luha na iniyak ko. Nicanor Ocampo. Iyan ang nakalagay sa puntod niya. Hindi ako matigil sa kaiyak dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Sinabi sa akin ni nanay na medyo matagal na rin daw may sakit si Mang Kanor. May isang beses daw kasi na nawalan nito ng malay, at nang sinamahan nila ito sa bayan para magpa-check up ay nalaman nila na may brain tumor siya. Kaya pala sa tuwing magkikita kami sa bayan, napapansin ko na labis ang ipinayat niya. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin kasi nga ay wala namang ibang mahalaga sa akin kung hindi ang tuwang nararamdaman kapag magkasama kami, at kapag kasama ko siya. Habang ikinukwento sa akin ni nanay ang nangyari ay tahimik lang akong umiiyak habang titig na titig sa puntod ni Mang Kanor, ramdam ko naman ang matamang titig sa akin ni tatay na hindi ko nalang binigyan ng pansin. Nagtataka kami kasi isang buong araw na siyang hindi lumalabas sa bahay niya, nang magpunta kami sa bahay niya nakita namin siyang nakahiga sa kwarto. Akala namin ay nagpapahinga lang siya, pero iba na ang kulay niya. Sinubukan naming itakbo ng tatay mo sa ospital, pero wala na talaga, sabi pa ni nanay. May kahon nga pala siyang hawak nang makita namin siya. May pangalan mo iyon, kaya inisip namin na baka gusto niyang ibigay iyon sa'yo, sabi pa ni nanay kaya agad akong nag-angat ng tingin sa kanya. Dahil sa narinig ay agad ko silang inaya na umuwi para makita ko ang sinasabi niyang kahon. Pagkadating sa bahay ay hindi ako nagdalawang isip na buksan iyon pagkabigay pa lang sa akin ni nanay. 2 sobre ang nasa loob ng kahon, ang isa ay naglalaman ng pera, at ang isa naman ay sulat ulit galing sa kanya. Mabigat man ang loob ay binuksan ko pa rin ang sulat para mabasa ito. Ton, kapag nabasa mo ito, sa palagay ko ay wala na ako. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa kalagayan ko. Alam ko naman kasi na masyado kang abala sa pag-aaral mo, at hindi ko naman gusto na makadagdag pa sa mga iniisip mo. Ton, sa tuwing sinasabi mo sa akin na nahuhulog ka na sa akin, pasensya na kung lagi kong sinasabi na hindi pwede. Sa totoo lang ay naging espesyal ka na rin sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari lalo pat pareho tayo ng kasarian, at matanda ako nang di hamak sa'yo, pero labis mo akong napapasaya. Nagkataon lang na nasa maling oras at pagkakataon ang lahat. Ang perang ito ay ipon namin ni Porhing, gamitin mo sa pag-aaral mo. Wala kasi akong ibang gusto kung hindi ang makapagtapos ka at maabot mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Gusto ko na maging maganda ang buhay mo, at maging masaya ka lagi, Ton. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na pinasaya mo ako. Dahil sa iyo ay nagkaroon ng bagong kabuluhan ang buhay ko. Pero sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya habang bata ka pa, gawin mo ang lahat ng bagay na alam mong makakapagpasaya sa iyo.
Kung ako ang tatanungin ay gusto kong makita na makapagtapos ka. Gusto kong makita na maabot mo ang mga pangarap mo, at gusto ko na nasa tabi mo ako. Pero ipinagpapasa Diyos ko na lang ang lahat ng mga pwedeng mangyari. Sa totoo lang ay ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko rin alam kung kaya kong sabihin ang mga gusto kong sabihin dahil hindi ko gusto na malungkot ka. Hindi bale, naniniwala naman ako na darating ang araw na magkikita tayo ulit. Kapag nangyari iyon, sana ay nasa tamang oras at panahon na tayo. Sana ay pwede na. Hanggang sa muli. Nagmamahal. Mang Kanor. Habang binabasa ko ang sulat ay wala na namang tigil ang luha sa pagtulog. Hindi ko pa napigilan ang sarili na mapahagulgol-dala ng labis na sakit na nararamdaman. Ang akala ni nanay ay umiiyak ako dahil naging parang isang ama sa akin si Mang Kanor, ang hindi niya alam ay umiiyak ako at labis na nasasaktan dahil higit pa dun ang dahilan. Nang mawala si Mang Kanor ay saka ako kinausap ulit ni tatay. Humingi siya ng sorry sa akin. Nagsisisi daw siya na inilayo niya ako kay Mang Kanor, pero hindi naman ako nagalit sa kanya. Gaya ng sinabi ko ay naiintindihan ko naman kasi kung bakit niya ginawa ang mga bagay na nagawa niya. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Para akong nawala ng gana sa lahat. Sa tuwing uuwi kasi ako ay alam ko na wala ng isang Mang Kanor na naghihintay sa akin sa bayan. Pero pinilit ko na kayanin, kasi alam ko na iyon ang gustong mangyari ni Mang Kanor. Hindi ko rin gusto na masayhang ang malaking halaga ng pera na iniwan niya sa akin. Ang pera na matagal daw nilang pinag-ipunan ni Aling Porhing. At dahil sa perang iyon ay nagawa kong makapagtapos at magkaroon ng magandang buhay. Binago ni Mang Kanor ang buhay ko. Sa kasalukuyan ay isa na akong nurse sa Canada, mula noong mawala sa akin si Mang Kanor ilang taon na rin ang nakakalipas ay hindi na ako naghanap pa ng iba. Kahit pa may mga iilang kaklase noon, o katrabaho ngayon ang nagpapakita ng motibo ay hindi ko pinapansin. Mas naging abala ako sa pag-iipon. Pagka-uwi sa isla kung saan ako lumaki, at kung saan nagsimula ang kwento ko ay sobrang dami nang nagbago. Hindi gaya ng dati, ngayon ay halos gawa na sa bato ang mga bahay. May power na rin kaya hindi na madilim kapag gabi. Bukod doon ay may signal na ang mga network. Malaki rin ang naging pagbabago ng bahay namin dahil gumanda na ito. Pero hindi ko pinagalaw ang bahay ni Mang Kanor. Kung paano yun noon, ganun pa rin hanggang ngayon. Dito sa bahay kasi na ito nagsimula ang lahat, at gusto ko na dalhin habang buhay ang lahat ng memorya na ginawa namin ni Mang Kanor dito na magkasama. Totoo nga na may isang taong darating sa buhay natin na kapag umalis ay mag-iiwan ng marka. Iyon siguro ang sinasabi nilang great love. Kung nasaan man si Mang Kanor ngayon, masaya kaya siya para sa akin. Masaya kaya siya sa mga naabot at narating ko na sa buhay gaya ng gusto niyang mangyari? Hindi ko alam. Pero sana ay nagawa ko pa rin siyang pasayahin. Kung totoo man na kapag nawala tayo, ay muli tayong mabubuhay sa ibang oras o panahon, sana sa pagkakataong iyon ay hindi na maging madamit sa amin ang tadhana. Sana ay muli kaming magkita at magkakilala sa mundo kung saan ako ay ako, at siya ay siya pa rin. Sa mundo kung saan pwede naming mahalin ang isa't isa na hindi natatakot sa panghuhusga ng iba. At sana ay hayaan din ng tadhana na maging kami ni Mang Kanor, at maging masaya sa loob ng mahabang panahon. Ako nga po pala ulit si Anthony De Vera, at ito ang kwento ng buhay ko.